Hey, good day friends and people of Goodwill. I am inviting you to please subscribe and click the button on Wendell Talibong's YouTube channel, Pananampalataya at Katwiran, only here in the Catholic Faith Defenders National Convention 46 and all the conventions that will be happening in the coming years. Once again, inviting you to please click subscribe Wendell Talibong's Pananampalataya at Katwiran, only here in the Philippines. Nagasalamat, Rodeo at the Kaisa. Ang ato ang sunod, kini siya partner, bago lang ipalibang o tagok ang Iglesia ni Kristo. O ba? Ah. So, batan-o ni? O niya, ang dagway ani, hinaot ang ligid matintal kay para ato. Ah. Garbo sa Tagbilaran, Bohol, ang spiritual director sa CFD Tagbilaran. O ang appointed exorcist sa Tagbilaran, Sigapon. Ang ato ang ambungan, Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong gabi natong tanan. God is good all the time. Atong pagpakan ang Ginoo. Ang topic nga i-assign ako, sign of the cross. Meron kaming kasama na Catholic faith defender dun sa Diocese of Tagbilaran. Meron siyang malaking cross. Sing laki nito. At kapag may debate siya dun sa plaza, yung mga kapatid natin na mga pastor, unang tanong, pastor, iharap niya yung cross sa pastor. Unang tanong, pastor. Sabi ng mga pastor, bakit mo yan iharap sa amin? No? Natatakot yung mga pastor. No? At babasahin natin ang banal na kasulatan dahil merong isang pastora na nagsasabi na itong cross ay gang sign. Pero ang sabi ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi niya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Totoong totoo itong sinabi ni Apostol San Pablo. It is the power of God. Sa experience ko bilang exorcist, merong isang babae na manggagamot sa albularyo. Sabi niya sa akin, Padre, alam mo ba na ang sumapi sa aking katawan ay si Señor Santo Niño? At ang Santo Niño ay nagpakita sa akin, si Señor Santo Niño. At sabi ni Señor Santo Niño, gusto akong papasok sa iyong katawan. At kapag papasok na ako sa iyong katawan, manggamot ka na. At nung napuses na siya, nasapian, ano bang kalugan ng sapian? Yung mayaman, no? Sapian. No? So, nung sumapi na sa kanya, si Señor Santo Niño, ang daming pinagaling niya. Father Darwin, sa Diyos ba ito o sa demonyo? At sabi ko sa kanya, tingnan natin. Mag-diagnostic prayer tayo. At meron din akong ulcer, Father. No? Bakit hindi mo pinagamot ni Señor Santo Niño? Bakit pumunta ka pa dito sa ating office?
Father, hindi gumaling eh yung ulcer ko. Sabi ng doktor, kailangan ng major operation. So itong babaeng ito, bata pa siya, magpakita na sa kanya si Señor Santo Niño. At alam nyo, nung sinimula na natin ang diagnostic prayer, so nag-sign of the cross ako. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, nagwala na ang demonyo na nag-disguise na Señor Santo Niño. Totoo talaga ang sinabi ni Apostol San Pablo, the cross is the power of God. Amen. At nung ginamit natin ang cross, no? At nilapat natin sa kanyang katawan, sumisigaw siya. Ang init! Kunin mo yan! Ang init! At binigyan natin siya ng series of deliverance. Anong nangyari sa kanya? Yung demonyo, nagpag-disguise na Señor Santo Niño, hindi na bumalik. At pinakita natin ang actual na video sa kanya, Father, nawala ako. Normal na normal. Dahil walking possessed ang babaeng ito. Totoo talaga. Ang sinabi ni Apostol Pablo, the cross is the power of God. At anong nangyari sa kanyang ulcer? Without major operation, nawala. Naging normal na yung kanyang kondisyon. Bumalik siya sa doktor at sabi ng doktor, hindi ka na dapat operahan. The power of the cross of Christ. Anong sabi ni Apostol San Pablo? Masahin natin ulit. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, kamangmangan, but unto us which are saved, it is the power of God. Amen. God is good. All the time. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng Diyos. Meron namang sakop sa Iglesia ni Cristo pumunta dun sa office of healing and exorcism. Mabigat yung katawan niya. At sabi ko sa kanya, bakit ka pumunta sa akin? Dapat pumunta ka sa pastor mo, sa ministro mo. Father, hindi din ako nila pinapray over. Kaya nag-decide kami pupunta dito sa office ninyo. At nung binigyan natin siya ng diagnostic prayer, alam nyo, nag-react siya. Yung dila niya ay tumaas. No? At yung laway niya, hindi, walang putol. No? At alam nyo ba, na nung ginamit natin ng cross sa, at dinapat niya, linagay natin sa kanyang katawan, napaso siya sa cross. Napaso siya sa cross. Kinaumagahan, sabi niya sa akin, Father, yung marka sa cross ay nandito pa sa aking katawan. Ang init ng cross mo, Father. Ang doktrina namin patungkol sa cross ay hindi yan sa Diyos. Sa demonyo yan. After deliverance, mga kapatid, hindi siya makalakad. Nakalakad na. Ang gaan ng kanyang katawan. Yan ang sabi niya. At sabi niya sa akin, Father, gusto ko maging Katoliko. At sabi ko naman sa kanya, dapat mo pag-aralan muna ang simbahan. Hindi dahil may improvement yung kalagayan mo. Dahil kung pupunta ka din sa pastor at din may improvement din yung pakiramdam mo, lilipat ka na naman. Mas mabuti mag-undergo ka ng catechism.
At sabi niya sa akin, Father willing ako mag-undergo ng catechism. At dahil sa cross ni Kristo, alam nyo, Katoliko na siya ngayon. So anong sabi ni Apostol San Pablo? Malikyan natin yung sinabi ni Apostol San Pablo. Sabi niya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Amen? So grabe talaga ang sign of the cross. No? Kung meron kang problema, just make a sign of the cross with great devotion. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Matatakot na ang ating tunay na kaaway. Kaya nga, si San Pablo, sa Galatia chapter 6, verse 14, sabi niya, as for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. For by means of His cross, the world is dead to me, and I am dead to the world. Wala na akong dapat ipagmalaki pa ang cross ni Kristo. So, tayong mga Katoliko, bago tayo magsimula sa Misa, mag-sign of the cross. Pagtapos ng Misa, mag-sign of the cross. Kaya hindi ito basta-basta. Merong isang albularyo na katekista. Dahil yung mga albularyo ay mga certified Catholic. Totoo hindi? Meron ding mga Catholic faith defender na mga albularyo. Nakinig siya sa talk natin at sabi niya sa akin, Father, paano yan? Sabi mo, hindi galing sa Diyos ang aming kapangyarihan. Padre, alam mo ba, isa akong katekista. Pangalawa, Father, lagi akong nag-attend ng misa. At alam mo ba, Father, yung devotion ko ay si San Vicente Ferrer. Pinakita pa niya yung lumang imahe ni San Vicente Ferrer. Katolikong katoliko po ako, Father. At yung mga mahihirap, Father, na may sakit, na hindi kayang gamutin sa doktor, kung isurrender ko ito sa simbahan, saan sila pupunta? At sabi ko ni Nanay, Nay, hindi yan galing sa Diyos. Kailan ka ba nagsimula manggamot? Nung malapit na mamatay si Lola, pinasa niya sa akin ang kanyang pagkamanggagamot. Hindi mamatay si Lola kapag hindi mapasa. Yan la ang hindi galing sa Diyos. Yan, Nanay, ay hindi galing sa Diyos. Sabi niya sa akin, hindi ako convinced, Father, sa CCC. Nandyan yan sa CCC 21:16-17 about divination. Ang nangyari, mga kapatid, umuwi siya sa kanilang bahay at sinabihan ko, nagpa-bless ka ng mga sacramentals. Sa pag-uwi mo, Nay, inumin mo yung holy and exercise oil. Alam niyo, pag-uwi niya, ininom niya. At nawala siya sa kanyang sarili. At sabi niya sa akin, Father, pupuntahan kita. Bakit bumigat yung katawan ko at nawala ako sa aking sarili? So sige, Nay, punta ka dito sa office natin at magsagawa tayo ng diagnostic prayer para sa'yo. Ang nangyari, mga kapatid, walang tulog si Nanay nung ininom niya yung holy and exercise oil. At nung nagsimula tayo, magsimula naman tayo ng sign of the cross, normal si Nanay bago ako nag-sign of the cross. Normal na normal. Makausap mo ng matino.
Pero nung nag-sign of the cross tayo, in the name of the Father, magsimula na tayo nanay, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alam nyo, anong nangyari ni nanay? Ang mga demonyo sa kanyang katawan ay nagsasalita na. Sabi ng mga demonyo, Darwin, pakialam mayro ka. Matagal na ang kanilang ninuno ay amin na. Ang buong ninuno nila, ang buong angkan nila ay amin na. Pagmay-ari na namin, huwag ka nang magpakialam sa amin. No. Huwag ka nang bumalik sa aming parokya dahil na-torture kami. Just imagine sign of the cross. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung nalalaman lang ninyo ang kapangyarihan ng sign of the cross, lagi kayong mag-sign of the cross. Pero kung maliligo kayo, makalimot na kayo mag-sign of the cross. Anong ritual nyo? Tabi, tabi, tabi. Tabi, tabi, tabi. No? Tabi, tabi, tabi. No? Huwag na yan. No? Anong gawin nyo? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alam nyo, matatakot talaga ang ating mga kaaway. Pumunta ako sa ano, alam nyo, si nanay, nag-surrender na siya ngayon. Hindi na niya ginamit yung kanyang orasyon. Anong ginawa niya na niya? Lahat ng mga pumupunta niya ay papunta na niya sa ating mga pari. All priests are healers. Merong sumusundo sa akin, Father, no, magpa-healing kami. Go to your priest. Receive the sacrament of confession. Anointing of the sick at magsamba ka araw-araw. Yung Eucharist, no? Yan ang source of healing. Amen? Receive the body of Christ. All priests are healers. Amen? Kung mag-focus kayo sa akin, mga fanatic na kayo, you should go to our priests. Amen? Pumunta ako sa Jensen. Nagpunta ko sa Jensen, may open forum. Isang binatilyo na lalaki humawak sa microphone upang magtanong. Alam nyo, hindi na siya nakapagtanong. Bakit? Nag-react na siya sa harapan ko. Daming tao, ganito ka, dami, nag-react na siya, sumigaw. Wah! Nag-wild na sa harapan namin. Yung mga tao ay natatakot. Sinabihan ko sila, bakit kayo takot? Yung demonyo ay natatakot na, hindi pa pinagdasalan ng prayer ng simbahan. Huwag kayong matakot. Dahil hindi pa natin sinimulan. No? Natakot ng demonyo. Dahil ang demonyo ay matatakotin. No? Kaano-ano ba kayo sa demonyo? Alam nyo, sinabihan ko yung mga kasama ko, no, kunin nyo ito at dasalan nyo doon sa pribado na kwarto. Tapos sa toko, normal na yung bata. At tinanong ko, ano ba yung tanong mo? So gusto ko sana magtanong, Father, about sign of the cross. Just imagine yung tanong niya, ipatungkol sa sign of the cross. At nung na-interview natin, yung lolo niya, lola niya, ay mga albularyo. So, nag-react na. Hindi pa siya, yung tanong niya ay patungkol sa sign of the cross. No? So, bakit kaya yung mga kapatid natin ay galit din sa sign of the cross? Ang demonyo ay galit na galit sa sign of the cross. At yung topic ni Father Lucas about ni Mary, yan din. Galit na galit yung mga demonyo. Pakinggan nyo. Iparinig ko sa inyo. Isang registered nurse pumunta dun sa buong pamilya nila ay pumupunta dun sa office natin dahil for 12 years sinaharas itong babaeng ito.
At yung mga demonyo, pakinggan nyo yung sabi ng mga demonyo. Ready na kayo? Iparinig ko sa inyo, ha? Ready na kayo? Ready na? Ready nang tumakbo. Ang mga exorcist, makakuman sa demonyo sa pagsasalita sa katotohanan, no? So ito ang yung tanong ko patungkol ni Mama Mary. Of Mama Mary. Are you afraid of Mama Mary? Do not mention her name. We are trembling in fear. We are many, but Mary, so afraid of her. We are afraid. Why are you afraid of her? Because we are. We are. We are dirty. We are dirty. We are dirty. We cannot. We cannot live in her presence. We cannot live in her presence. She's too pure. Mary is too pure. Are you afraid of Mary? Do not mention her name. Tumpakpakan si Mama Mary. Grabe, no? We are trembling in fear. Grabe si Mama Mary. No, do not mention her name. Anong nangyari sa babaeng ito? Hindi siya makabasa for 6 years. Pumunta na sila sa mga espesyalista, mga apat na ka-ophthalmologists, pinuntahan nila. Normal lang yung mata niya. Pero hindi siya makabasa. Hindi siya makausap muna matino. Dahil mayroon siyang sariling mundo. Pero kumusta na siya ngayon? No? Malaki na yung improvement niya dahil makabasa na siya after one deliverance. At ang langgi ng gastos na nila. No? So, grabe talaga. At makausap na siya matino ngayon. Grabe yung improvement niya. Mga 95% yung improvement sa kanyang health at sa liberation niya. 95%. No? Grabe. At merong panghuli. Dahil open forum na tayo. No? Katugon, katugra mo. Pukawon na mo naman yung nagkahuman na. Merong isang satanista. Membro siya. Meron siyang satanic name. Nandun na sa Bohol. Marami na mga satanista doon. Sekreto lang. No? Meron siyang satanic name. Nag-blood compact sila ni Satanas. Nagkatay sila ng kambing. And nagsagawa sila ng black mass, no? At nagnakaw sila ng consecrated host. Kaya ngayon, hindi ko na isubo sa kamay, hindi sa bibig na. Dahil dito. Nanakawin nila ang consecrated host. Sabi niya, alam mo ba, Father? Alam namin kung yung isang consecrated host ihalo sa 1,000 hindi consecrated na hostia, alam namin ang isang consecrated host na hinahalo ninyo sa 1,000. Alam namin, no? Nanakawin nila at pagsagawa sila ng ritual, i-desecrate nila ang consecrated host, no? Iihian nila at mag-group sex sila in front of the consecrated. Yan ang sabi niya. At sabi niya, dahil na evangelize siya, nakatikay siya sa mga dating daan, satanista siya, protestante din yung isipan niya, nag-dialogue sila ni Brother John Dong. Sabi niya, yung cross na yan ay hindi yan sa Diyos. Bakit ba lagi niyo yung dinagay sa inyong simbahan? Hindi yan sa Diyos. Sa demonyo yan. Pinatay ang anak ng Diyos. Pero satanista siya.
Ang sabi ni Brother John daw, simple lang. Kapangyarihan ng Diyos yan, yung cross. Bakit yung mga possessed mapaso sa cross? Kung sa demonyo yan, bakit yung nasaniban na mga demonyo ay napaso sa cross? Sabi naman niya, totoo yan? Napaso sila sa cross? May ebidensya ka ba? Kung ganun, pwede ba hawakan mo ko yan, cross mo? Hinawakan niya yung cross. Alam nyo, napaso siya sa cross. Tinapon ang cross. Sabi niya, bakit mainit yung cross mo? Sabi ko kanina, baka walking possess ka. So kinuha ni Brother Jando yung cross dahil itinampon niya. Sabi ng satanista, bakit hindi ka napaso? So, pwede ba hahawak ako uli? Hinawakan niya uli. Napaso na. Pangalawang beses napaso siya. Sabi ni Brother John, the Father Darwin, walking possess siguro itong batang ito. Dahil every week, mabilanggo itong bata ito. Gagawa siya ng krimen. Itong batang ito ay nakapatay na. Kasama sa kanyang gang, sa kanyang fraternity. Nakapatay na sila. So halos linggo-linggo, mabilanggo itong batang ito. Nung dineliverance natin, alam nyo, nag-levitate siya, lumutang. Meron tayong video sa kanya. No? Lumutang ang binatilyong ito. At sa pag-deliverance namin, hanggang ngayon, hindi na siya nabilanggo. No? Grabe na yung transformation sa buhay niya. Kasama na natin siya sa evangelizers, one of the evangelizers sa Luon. No? Doon sa previous na parokya ko. At sabi ko sa kanya, Dong, wag mo na yung cross mo, wag nyo nang ayaw na kuwa. Kanunay na isuot ang cross. Nung kinuha niya yung cross niya, dahil gusto siyang maligo, ninagay niya sa kanyang kuan, sa kanyang harapan, merong malaking kuko na kauras sa iya. Mga 1 inch ang iyang samad. Meron siyang sugat, 1 inch. No? Malaki yung sugat niya. Grabe, maraming dugo. At sabi ko sa kanya, bakit nagalaw ka ng demonyo? Dahil inalis ko yung cross sa katawan ko. Sabi ko sa iyo, huwag mong alisin. No? Isuot mo lagi. Nung, hanggang ngayon, suot niya yung cross. No? So, kung i-connect natin ang doktrina natin patungkol sa sign of the cross, sa ministry of exorcism, dyan nyo ma-admire ang sign of the cross. At iwan na nyo yung mga habak ninyo, yung mga orasyon ninyo, iwanan nyo na yan. The power of the sign of the cross. Amen! At turuan ninyo yung mga anak ninyo, bago sila umalis sa bahay, bless them. May the Lord bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bakit ang gulo ng pamilya ninyo, hindi na ninyo i-consecrate ang buong pamilya ninyo sa Holy Trinity? No? Sa pag-alis ng bahay ng inyong mga family members ninyo, sign of the cross, no? Sa noo. Yung holy and exercise oil gamitin ninyo. Magpa-bless kayo sa mga pari ninyo. Bili kayo sa aklat ni Father Sikea. Lahat ng pari makabless sa mga sacramentals na nasa inyong kamay. Nung una, merong mga pari sa diocese natin, mismo sa Diocese of Tagbilaran, na sagawa sila ng petisyon na ipatigil yung blessing of sacramentals. Pero nagtanong ang obispo natin, ano ba yung sabi ni Father Sikia? Ilan ni Father Kabading na bago lang nakulong? Sabi nila, Bishop, all priests can bless the sacramentals using the rituals
of the church. At dahil doon, yung gabay namin, yung monthly na guide sa misa, daily gospel, nilagay na ni Bishop doon ang ritual sa mga sacramentals para hindi na makalusot yung mga pari kung may mga parokyano na magpa-bless ng tubig, asin, at ng olive oil, no? Sabi ni Father, ni Bishop, so atin na nang i-encourage lahat ng mga pari dito sa diocese natin. So, alam nyo, may nagpadala sa akin ng video from Cebu. For 8 years, no? Yung skin disease niya sa kanyang paa, no? Hindi mawala for 8 years. At nilagyan niya ng holy and exorcise oil. Alam nyo, kinabukasan, completely healed ang kanyang sakit. At dahil doon, yung Monsignor sa kanyang parokya, sinishare niya yung kanyang karanasan. Nag-bless na din ng mga sacramentals. Kung lahat ng pari mag-bless ng mga sacramentals, ang daming mga may sakit, pagagalingin ng Diyos. Amen? So, maraming salamat sa inyong pakikinig sa mga karanasan ko bilang exorcist. At sa mga paring nakikinig ngayon, huwag kayong matakot sa demonyo. Alam nyo, takot ang demonyo sa inyo. Naunahan lang kayo. Amen? Panghuli na lang, meron akong naalala. Pumunta ako dun sa Diocese of Butuan. Dahil yung isang nurse, yung sabi ng demonyo, do not mention her name, 95% she is healed and liberated, not fully liberated, not fully healed, dahil hindi yan instant, hindi yan magic, kailangan ng cooperation ng buong pamilya. No? Ang nangyari, dahil sa kanya, yung obispo sa Butuan, na-inspire na mag-appoint ng exorcist. At pinatrain niya doon sa ating office. At may classmate ako doon na pare. Nagbigay ako ng talk sa kanyang parokya. Merong lumapit sa atin na kailangan talaga niya ma-deliverance. At yung classmate ko na pare, sinabihan ko, kunin mo yung stola mo at mag-ask ka ng permission sa parish priest kung okay ba ating dasalan itong kapatid natin, na isang guro. Ang nangyari, mga kapatid, nagbigay ng permiso ang parish priest nila at nandun din sa room na i-deliverance natin yung pasyente. At sabi ko sa classmate ko, kuha ka ng violet na stola. Sige, Bradex, kukuha ako. Kumuha siya ng stola. At inaambos ko yung pare, yung classmate ko. Sige, suot mo yung stola mo. So, bakit ako magsuot? Ikaw ang mag-deliverance sa kanya. Bradix, natatakot ako. At sabi ko sa pare na classmate ko, alam mo ba, Bradix, yung demonyo ay mas takot sa'yo. So, totoo yan, Bradix? Yes, totoo yan. Mas natatakot yung demonyo sa'yo dahil jurisdiction mo ito. Sige, isuot mo na yung stola na yan. No? Bradix, wala pa akong kumpisal. No? Sige, mag-act of contrition ka na lang dyan. No? Direct to God. No? Patawarin mo ako. Makasalanan ako. So, pwede ba yan, Bradix? So, pwede. Sige na. Humingi ka na ng tawad sa Diyos. Niya, be humble before the presence of God. Yan, takot ang mga demonyo sa mga pari na humble. At kinuha ko yung stula niya. Alam nyo, kinuha ko yung stula. Hindi pa kami nagsimula. Kinuha ko yung stula niya at linagay sa balikat sa babaeng ito. Hindi pa kami nagsimula. Sumigaw na ang demonyo. Nag-wild na yung pasyente. Yung walking possess pala yung lumapit sa akin. Sa amin. So yung pare, yung classmate ko, natatakot. Ay, brother.
Huwag kang matakot, Badex. Hindi ka pa nagsimula. Nag-react na siya. So focus ka sa prayer. Ito ang i-pray mo. Alam nyo, nabaliktad yung ulo. Yung ulo ay nasa ibaba. When nag-pray yung classmate ko, ang ulo nasa ibaba, yung kanyang mga paa nasa taas. So natatakot na naman yung classmate ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang matakot. Focus ka sa prayer. At mga 40 minutes, paulit-ulit niya ni piniprayer yung deliverance, na-liberated yung Ali. At sabi niya, Bradix, naniwala sa akin yung demonyo. No? Oh, takot sa'yo yan. At dahil doon, sa kanilang personal encounter sa demonyo, hindi totoo yung mga movie na yan. Anong sabi ni Kristo? I have given you the authority. Luke chapter 10, verses 19 to 20, to trample serpents and scorpions, and nothing will harm you. Yan ang sabi ni Kristo. Yung movie, you know, parang ang exorcist ang napossess. Totoo, hindi. Alam nyo, pinaka imposible na mampossess ang pari. Because you are in persona Christe. Amen! Bigyan natin ng masigabong palakpak ang Panginoon. At sabi ng parish priest doon, sa parokya na pinuntahan ko, pati na yung classmate ko, simula ngayon, gagawa tayo ng office of healing and deliverance. Wow! Kung ang kahit buong diocese merong office of healing and deliverance, hindi na sila pupunta sa iba. Pupunta na sila, meron na silang malalapitan. Dahil merong vacuum eh, nawala. Yung exorcism, deliverance sa simbahan. So, dumami ang mga albularyo, dumami ang mga mangtatawas, dumami ang mga occult practitioners. Amen? So, sa gabing ito, sana let us learn more about our faith and we will be amazed by the mystery of our faith. Amen? God is good! All the time! For the preaching of the cross of Christ, for those perish, who are perish, foolishness, kamangmangan lang sa kanila. For us who are saved, it is the power of God. Amen.